Okay, Road to 500, A Taste of Asia. At ayan po, nakikita nyo, yan po yung mga drawing ni Mariel. Aba, napakaganda. Actually, nung binigyan ako ni Ma'am Felice nung kain na, parang gusto kong kainin yung mga drawing. Magpasalamat po tayo sa ating mga ancestors. Ito pinag-uusapan natin yung mga ninuno natin. Imagine ninyo, nung panahon na sila pa lang yung mga unang tumitikim ng pagkain, imagine ninyo, shout out to all the early humans who died figuring out which plants were edible. Diba? Parang trial and error ba yan, no? Ang dami siguro nagsakripisyo ng buhay na, ay, lason pala yun. Nalaman lang nila nung napatay na yung kanilang kasama. Huwag nyo nang kakainin yan. Huwag nyo nang kakainin yan. Hindi. Pero yeah, trial and error yan. You have to understand this. This meme, even if it's funny, gives us an idea of how for definitely many, many years, thousands of years, people are trying what food are okay to eat. Diba? We don't have to try that. All we eat now is, you know, masarap. Diba? Now, of course, we go back to our ancestors. Kailangan natin makita na yung food, pagkain, ay ano na yan? Ay napakahalagang bahagi ng kahit na sinong tao. Kahit na sinong lipunan. Kahit na sinong mga tao. Now, bakit? Sa ating lipunan ng Pilipino, ayon kay Carmen Peñalosa, tao ang sentral. At kailangan tignan niyo yung konsepto ng ginhawa. So tao ay sentro. At yung hayop at halaman, yan ay nagbibigay ng ginhawa sa tao. So may tatlong klase ng nilalang. Tao, hayop o halaman, at aswang. Yung aswang nakakasira ng ginhawa. Yung hayop at halaman ay nagbibigay ng ginhawa. Sinong sentro? Tao. Tayo. So, mahalagang konsepto yung kaginhawaan. Na sa Pilipino, yan ang pinakagusto ng taong makatim. Hindi pagyaman. Pwedeng mayaman ka, pero hindi ka maginhawa. At malaking bahagi ng kaginhawaan ay pagkain. Kaya nga, kung nag-aani ang mga tao, di ba kapag nag-aani, buhay, no? Ang ginhawa ay nagbibigay ng buhay. Ang pagkain ay nagbibigay ng buhay. At lagi sinasabi ng aking mentor na si Professor Vicente Villan, ang tatlong kalooban ng bayan ay buhay, ginhawa, at tangal. So kung ikaw ay kumakain, ikaw ay malusog, ikaw ay may buhay, kailangan mo rin ang tangal. Pero hindi maaalis dyan yung pagkain. Kaya nga, malaking pasalamat natin. Tayo ay nananalangin sa ating mga anito, sa bathala, inaalayan sila ng pagkain para magkaroon ng magandang ani. At kapag ka nagkaroon ng magandang ani, may mga ritual ang ating mga ninuno na sila ay nagdiriwang sa pamamagitan ng pagsasalo-salo ng pagkain. At may mga modern festivals tayo na yan ng diwa. Diba? Sa Quezon alone, in Quezon alone, Suman lang ang pinag-uusapan. Suman. Ay may tatlong festival akong alam. Sa Bugan ng Biyaya sa Agdangan, Agawan ng Suman Festival sa Sariaya, tapos may Hagisan ng Suman pa. Oh? So, yan yung mga nakikita nyo na dahil sa masagalang ani, sinishare yung food. Nagiging parang social gathering. Nagiging glue siya ng ating lipunan. Oh? At syempre, alam natin na yung bagong Pahiyas Festival, halimbawa. Bago lang yan, pero ang roots niyan, matagal na. Sapagkat kapag ka-anihan na at nagpapasalamat ang mga taga Lukban, kaysan Isidro Labrador, dinadala sa simbahan yung kanilang mga ani. Noong panahon pa ng mga Kastila, at yan ay dahil din, noong unang panahon, ganun din ang ginagawa nila bago pa dumating ang Katolisismo. So gumagawa sila ng pandekorasyon na gawa sa kanin. At ito yung keeping. Akala nyo pang dekorasyon yan, di, kinakain po yan. In fact, nakakain na ako yan. Ang chalap-chalap, mga kaibigan. So, part siya ng ating mga awitin. Pag kumakanta tayo, di ba? Pag kumakanta tayo, dahil mahalagang pagkain, minsan kahit na ibang bagay yung pinag-uusapan natin, pagkain pa rin ang nasa isip natin. Tulad ng bahay kubo. Ano yung bahay kubo ang kanta? Di ba? Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Ha? Nakalimutan na yung bahay. Kung pagkain na yung nasa isip. E di sana pinangalanan na lang yan ang niluto kong bulang lang o kaya ang kinain kong pakbit. Di ba? So, yung bahay kubo, bahagi. At syempre, marami tayong
folk song tungkol sa yon, yung kung paano kumuha ng pagkain, paano mag-preserve ng pagkain, magtanim ay bibi mo, maghapong nakayo ko, di ba? Di naman nakaupo, di naman nakatayo, di ba? So, may mga ganyan. And yun na nga, apang communicate siya sa mga gods, di ba? Thank you to the gods, di ba? At syempre, yun na nga, yun ang kinalaman ng pagkain sa Quincentennial. Kasi, di ba kanina naipaliwanag ko na kung bakit victory and humanity. Kasi nga, yung pakikipagkapwa-tao, naipakita natin nung dumating si Magellan dito at yung kanyang mga kasama na hapong-hapo, hindi man sila magkaintindihan anong ginawa. Di ba? Inalok agad ng pagkain. March 18, 1521. After a few days, nagbalik, dalawang bangka ng pagkain ang ibinigay. So, anong pagkain? Ito rin ay ginagamit para sa pakikipagkaibigan. Ito ay ginagamit ng ating mga ninuno para sa diplomasya. Para mag-establish ng mga relationships sa mga bayan-bayan. Diba? So yung pakikipagkapwa-tao nila, lalo na sa pagbubuo ng mga bayan. Diba? Kapag ka gusto nilang makipagsandugo sa mga dato, siguradong may pagkain na pinag-uusapan dyan. Kahit nung nagsanduguan ang sina Magellan, sina Legazpi sa ating mga ninuno, may pagkain na dinescribe si Pigafetta sa mga pagkainan ng mga hari. At hindi lang pagkain, pati alak pa. Ang lakas daw ng toleration sa alak, hindi daw nalalasing yung mga dato at saka yung mga ninuno natin. So, yan yung makikita natin. So, paano ba naghihirap yung mga ninuno natin sa pagkuha ng pagkain, pag-consume ng pagkain, reflected lahat yan. In fact, ang simulan ng Spanish na contact natin, pagkain ang inalay natin. Yung end of Spanish colonization, yung pag sa Baler, yung paglabas sa Baler nung isang taon na nagkutak ng mga Kastila, nung lumabas sila at sumuko sa mga Katipunero, sumuko sa Republika ng Pilipinas, anong binigay sa kanila ng ating mga ninuno? Pagkain. Pinakain sila, tinrato ng mabuti. So, nakita nyo yun? Yung ating pakikipag-ugnayan sa mga Kastila, di ba? Ay ganun pa rin. No? Una, pagkain. Pangalawa, tinundukan natin, pagkain pa din. In fact, sabi ni Jaime Veneracion at ng mga accounts ng Katipunan, ang simula ng revolusyon, yung unang sigaw ng himagsikan, nagpakain din si Tandang Sora. Libo-libong tao ang nandun, pero pinakatay niya ang kanyang mga hayop, pinasaing ang kanyang mga bigas para kumain ang mga tao bago lumaban para sa ating kalayaan. Diba? So yung mga social movements natin, EDSA Revolution, pinakain din natin ang ating mga sundalo nung panahon na yon. May nag-birthday pa, nagpamigay ng sandwich, di ba? Nag-birthday si Guido sa EDSA. Dahil wala daw siyang birthday party, busy daw yung nanay niya, punta ng EDSA, sabi ng nanay ni Guido sa kanya, anak, huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, bibigyan kita ng pinakalaking birthday party sa buong mundo. Ayun, binigyan ng bata ng malaking birthday party. At yung tulungan para makakain ng lahat, nakikita natin yan sa mga social movements para sa ating kalayaan. So, kung titingnan ninyo mga kaibigan, no? Yung ating pag-atim ng buhay, ginhawa at dangal. At nakasalig ito sa pagbibigay ng pagkain. At pagkain bilang tanda ng samahan, tanda ng pakikipagkapatiran, ay napakahalagang bahagi ng ating lipunan. Sabi ng anthropologist na si Sidney Mintz sa kanyang aklat na Sweetness and Power, alam nyo, hindi na natin ito masyadong nararamdaman kasi fast food na tayo ngayon. Ang daming delata, pwede mong kainan instantly. So parang nga nafe-feel nyo na lang yung pag kumakain kayo, nagkakasama-sama kayo. But before that, even the way of preparing the food is something of a community thing. Hindi na natin yan masyadong nararamdaman ngayon. Paano nagkakasama-sama ang pamilya? Prepare the food. Paano nagkakaugnay-ugnay ang mga magkakapitbahay? Prepare the food. Kaya ang Pilipino, hindi natin minamasama. May ibang scholar sinasabi na the fiesta mentality makes Filipinos poor. I disagree. Oh? Ang pista, ang maraming pagkain,
ay hindi lamang para magpayabang sa mga pamilya o sa ibang tao, sa mga bisita. Ang maraming pagkain, mga kaibigan, ay pagbibigay ng pasasalamat sa bathala para sa isang masaganang pamumuhay. Kaya hanggang ngayon, ang mga pagkain, di ba, ay kahit na sa panahon ng pandemya minsan nakakamiss. Pero sana magkaroon ng panahon na magkasama-sama tayong muli na kumain, di ba? At muli ay sariwain ang ating pagkakaibigan at magkabuklod-buklod, di ba? Upang ipagdiwang ang ating buhay, ginhawa at dangal. Maraming salamat po. So, yan mga kaibigan. At makikita nyo na talagang bahagi ng ating pagkatao ang pagkain. Kaya hindi ko na ano yan, ha? Hindi ko na yan patatagalin. Diba? Pero paalala yan sa atin na sa kasaysayan natin, nakita ninyo gano'ng pinahahalagahan ng pagkain. Abay, huwag tayong mag-aksaya ng pagkain. Diba? Ipapahalagahan natin ang mga sakahan, ang lupa at tubig, ang katugubatan na mga kayamanan ng ating bansa. Yan ay advokasya ng ating Congresswoman Deputy Speaker Loren Legarda. Diba? Ang ganda ng konsepto na yan, buhay, ginhawa at dangal. Natural, organic. Gusto ko lang ipaalala sa lahat, no? Pinaalala sa atin ng ating secretariat ngayon na si Ginong Ian Alfonso. No? Napakahalaga ng papel ni Ian para sa pambansang Quincentennial. Na ngayon pala, ang 498th anniversary, ngayon mismo araw na ito, mga kaibigan. 498th anniversary ng completion ng circumnavigation. Nakabalik sa Seville on this day yung mga natitira doon sa Barkong Victoria. So parang napakahalagang araw din at nagkataon ang panahon na ito. Yes, corrected by. At if Mariel is now the illustrator of food in the 21st century, kung babalik tayo nung 19th century meaning panahon ng ating mga ninuno, ano? May nag-drawing din ng food. Wala pang photography, wala pang IG, so hindi pa makapag-IG si Ma'am Feliz noon. Oh, wala pang television photography. So si Jose Honorato Lozano, which famous siya sa kanyang mga album, ano? Na album at yung kanyang Letras y Figuras, noong 1847, gumawa siya ng album ng Philippine Scenes, Daily Life. At tingnan nyo, ang kanyang pandekorasyon sa kanyang pabalat ay pagkain na agad. At aso! Gustong-gusto ni Ian Alfonso yan. Foods in Philippine history. Dogs in Philippine history. Napakaganda nito. Vistas de las Islas Filipinas. Is this the cover of the book? Yes. Jose Honorato Lozano, yan yung original cover. Oh. Wow. And ito po yung mga foods, oh. Santol, wow. Tampoy, kamyas, mabolo, bunga, mangga, igmaw, o buyo. And then, more. See? Mga fruits. Diba? Atis. Panahon na ng atis. Ang sarap-sarap ng aming atis sa Tobias for years antique. Sana padalan ako ng mayor, kaya lang wala kaming flights eh. Ayan, no? Sarap. Shout out sa mga taga-antique. And even... gawa tayo, Feliz and Mariel, ng culinary history, ang yaman ng kasaysayan ng aming probinsya. At sa maraming nanonood sa antike, we can work on the 18 municipalities, yung hanggang sa mga lalagyan, hindi lang yung pagkain. Una, yung nature namin napakayaman. Yung karagatan at kabundukan. Pangalawa, yung aming kultura. Tinan mo yung suot ko, oh. Ito'y kamay. Ito machine-made, ha? Kamay hinahabi ng bawat babaeng sa barangay Bagtason. Ito ay patadyong na ginawang blusa. Wow. Maganda. Oo. Pangalawa ay, pangatlo, kami ay gumagawa ng sarili naming palayo kasi merong mayaman ang aming lupa sa clay. Ayun. Ang aming mga paso ay hindi semento, ito'y palayok. Meron kaming mga work centers maliliit sa mga bahay-bahay sa Sibalom at sa Timbiao. Ang luto namin sa palayok. Kaya ibang-iba. Una, mayaman ang pagkain sa bundok at sa dagat.
kasi meron kaming mga protected areas na inaalagaan namin ng bundok at ang karagatan. Peninsula kami. Kaya pag nandun ka, naku, ang tuna. Ang tinatawag sa aming karagatan, the tuna corridor. Baka kala ng tao, corridor sa mga dormitory. Ito ang corridor ng aming mayamang karagatan. Tapos, ang aming mga katutubo, yung mga ati sa hamtik at sa dao, meron kami. At sa kultura, napakayaman namin. Yung mga rini-research ng NHCP at ng NCCA, nandyan yung mga lumang panahon ng mga sarsuela. Anong ang tawag doon, Feliz? Komedya? No, not komedya. It escapes me now. We had, let me see, not the media. Sheree, I hope you're online and alert. The campaign of last year, aside from the campaign, I even had a presentation in the plaza of the traditional zarzuela. Let me see. Hoo, nako, pista ng komedya. Hindi, may tawag tayo dun eh. Anong bayan yun? Sa isang remote barangay, sa isang municipality called Lawaan, ay nadiskubre na doon nagsimula or isa doon sa mga sinaunang komedya. Maybe it's called komedya, but I know that there's a local term. So, yes, yes, meron yan. Bakit tayo napunta sa komedya mula sa Pagkain? Kasi konektado yan eh. Sabi nga ni, mula sa nature hanggang sa micro-enterprise o hanggang sa mga suot, hanggang sa pagkanta, hanggang sa kwento, that's part of the cultural mapping. Kaya ang pagkain ay nasa buod. It's the it is who we are. But it cannot happen. How can we have food if the environment is degraded? Exactly. How can we have food if there's no innovation? Happy to tell you, Feliz and Professor, that konting yabang pero totoo, ako ang principal author ng Innovation Act. Dahil naniniwala at kakapasa lang noong 2009 na dapat yan ay ipatupad. Yung Innovation Act, kung isipin mo, sa ating kultura hanggang sa pagkain, may innovation. Tama yung sinabi ni Feliz. And I will adopt that nature protection, environmental protection, innovation, and food. Okay. If I might add, you know, Loren, that's really good because when I study the history of Filipino food, palaging sinasabi, there's no vegetables, walang gulay, until a certain period comes in, no? What they meant by the gulay is the cultivated kitchen gardens. Yes. But what I think happened, and I've been looking at different maps, okay, forest maps, and how the forest gets smaller and smaller, how the mangroves disappear. And it turns out, when you look at the lists of edible wild plants, even as late as 1922, madami pang kinakain, puro forage. So in other words, you don't need to have a kitchen garden. You just walk out, you go to the beach, you go to the mangrove, you go to the low forest, you go to the sides of your rice field. Marami ka lang makukuha. Tama, okay. Kanina, bago tayo, before I joined you, tutul kami ng gabi. Mula sa tinatanim kong gabi, nanay kong 86 years old, yung tangkay ng gabi, tinatanggal ko. Sabi ko, iluluto natin. Mula sa gitna, yung tangkay ng gabi, hanggang sa mga tinuyo namin na leaves ng gabi, ay kakainin namin. Pasalawa, tinatanim dati yung aking farmhand, sabi niya, tanggalin natin to, maraming invasive na mga dahon-dahon dito. Sabi ko, teka, huwag ka basta nagpapatay. Tapos, ito'y talinum. Ang talinum, napakayaman sa nutrisyon. Hindi ka maalam or hindi ka matanong, masyado raw invasive, gumagapang sa kanyang mga halamanan, papatayin niya. Sabi ko, huwag mong patayin at yan buhay. So araw-araw, kumakain ako ng talino para i-prove sa mga taong nagsasabing patayin na kasi invasive. Fog. Kumakain na rin sila. Ibig ko sabihin, tama ka, maaring may kitchen garden. In fact,
I filed a bill called the Forest Garden Act. I'll ask my staff, Sheree, to email to Professor and to Felice how the Forest Garden Act, not yet passed by Congress, can be improved and revised to include the knowledge of Felice Santa Maria para magkaroon ng culinary utilization ng Forest Garden Act. So, dapat talaga alamin ang ang pansit-pansitan. Kala natin, nandiyan lang yan. Exactly. Ang daming gulay-gulay na we have not considered gulay. Kasi nga, hindi siya cultivated. And it's seasonal. Yan ang maganda, seasonal. Ah, I'm glad binanggit mo rin yung seasonal. Kasi ako, ito lang advice ko. Iko-connect ko yung ating pinag-uusapan sa sustainability. Yes. Sabi nila, ano naman connection ni Loren? Kasaysayan, pagkain, sustainability, innovation, ang layo na. Pagkakabit po yan. Kasi dapat ang ating pagkain, hindi gagawa ko ng menu, tapos maghahanap ka ng ingredient. Baligtad. Dapat anong tinanim mo, kung ngayon ay tag-ulan, ano ang uusapin sa panahon na tag-ulan? Kung mayabong ngayon ang kangkong, yan ay gagawa ka ng adobong kangkong. Ngayon, kung mamimitas ako ng kalamansi, ito, katabi ko yung aking pandan at ang dill at ang kutsay at meron akong alugbati at talbos ng kamote. So, kung ano ang meron akong tanim na mausbong, mayabong ngayon sa panahon ng pandemya, yun ang ulam ko. Gagawa ng ulam, bibili. Magastos po yun. So anong ibig po sabihin ng sinasabi ko na kala niyong walang connection? I'm not saying yung guest, baka yung Facebook, sabi ang layo na ni Loren. Hindi po. Ang ibig sabihin po, Sustainability 101 ito ha, ay magtanim. Maski wala kayong farm, sa bote, lata, plastic. Pag magtanim tayo, kung anong uusbong na may harvest, yun pong ulam sa pang-araw-araw. Hindi gagawa ka ng menu, pagpipilitan mo yung menu, mag-i-import ka pa, pupunta ka pa sa grocery, bibili ka pa ng imported, pwede ka naman gumawa ng menu ayon sa harvest mo sa araw na yon. Ibahin mo lang mindset mo. Huwag kang isipin mo gusto mong puro imported. O sige, paminsan-minsan. Pero buy local, plant, and the nearer the source of your food. Yes. Yan ang tinatawag natin, walang carbon footprint. Tayo ay nagtatanim lang sa ating kung kumuha ng pagkain sa tabing dagat ang mangingisda, kung tayo ay nagtatanim sa ating backyard, kung nag-aalaga tayo ng sariling native chicken, di ba? Mas healthy po yun kaysa yung mga chicken na ini-injectionan para tumaba or yung gulay na binubudburan ng mga pesticide at insecticide. Kaya yun po ang aking Sustainability 101 na pagtuturo sa ating culinary history ni Felice Santa Maria at ni Mariel at ni Professor Xiao. Sabi nila, wala namang connection ang sinasabi ni Loren. No, meron. Isingit ang sustainability sa ating pinag-uusapan. Okay. Kailangan so, talaga yung sustainability kasi pag walang sustainability, di walang pagkain. Wala na. Yeah. Daming Facebook messages. Sino mababasa nito ang aking nasa likod? Halaman. Kung makikita po nyo, yan ay San Siberia. Ang San Siberia, I changed the name for myself para mas maintindihan ng aking kasambahay. Kasi San Siberia, hindi po nila ma-spelling yan or baka hindi maalala. Ang tawag ko, oxygen plant. Kasi okay. Itabi mo yan sa iyong kama. Ako rin, meron ako sa workplace ko, pagtulog ko. Dahil alam mo ba, nakasara yan sa araw, bubukas ang kanyang mga mata sa gabi at nagbubuga ng oxygen. Imbis na bumili kayo ng mamahaling air purifier o di meron tayong natural air purifier, magtanim ng San Siberia. Natatawa kayo sa akin. Tapos, yung mga bulaklak ko, yan, ako lang nagtatanim yan. Hindi naman tayo makalabas. Paborito ko magpuntang dangwa, magayos ng ganun, pero mahirap naman lumabas. Ayaw naman natin magkasakit. Kaya sumunod po tayo sa alituntunin ng pamahalaan. Ang inyong contribution sa flattening the curve at sa pagpanalo natin labang sa COVID ay
Stay home. Stay at home. Stay at home. Kung kaya po nyo. Pag nurse po kayo o police, syempre hindi po stay home. Kaya nga kayo ang mga bayani dahil kayo ang mga frontliners. Sa mga hindi naman dapat lumabas, stay at home. Kung kaya nyo mag-work at home, work at home. Kung kayo'y nasa stress na sa work, manood kayo ng 4 episodes ng Road to 500. Sigurado ako, mawawala ang inyong anxiety. Tatalino kayo dahil naririnig nyo si Professor Xiao Chua. Matutuwa at matatawa kayo kay Loren Legarda na minsan ay nagpapatawa maski hindi naman ako komedyante. At natututo ako sa mga eksperto na ating panauhin gaya ngayon. Ako'y nagpapasalamat sa aking matagal nang kaibigan, I think more than 20 years ago, Feliz Prudente Maria, sa kanyang pag-share ng kanyang kaalaman at sa kanyang pagdalubhasang pagsaliksik sa culinary history. At salamat kay Mariel sa isang batang talentado na nagbibigay ng talento niya sa mga aklat ni Feliz Santa Maria. At salamat sa aking partner na tawag kita, Xiao Chua. Alam nyo, hindi lang po every Road to 500 na once a month. Madalas kami mag-text sa Instagram, nag-messaging ni Professor Chua hanggang 12, nag-midnight kagabi. Ganyan kami kasipag po. Hanggang kaninang umaga, naglabas na siya ng mamaya na. Nag-aaral pa sa aking committee hearing at nag-aalmusal. Ayan na si Pautua, mamaya na. So ako'y na-stress, mamaya na. Yun. So, thank you. Aking hihilingin lang next time ko, Professor Chua, dahil apat yung episode, bubuksan mo ang bintana mo next time para makita ko naman kung meron kang halaman. Kung wala kang halaman, tatanggalin mo yung iyong brown, kasi pag brown madilim, bubuksan mo ang sunlight at maglalagay ka ng anumang halaman na endemic sa Tarlac. Okay? Sige. Salamat po. Ang ganda ng mga puno mo sa labas. Maglalagay ka ng mga paso maski na sa recycled na bote, lata at plastic. Papakita mo ang mga edible garden at gulay na iyong tinatanim. I think salamat that's po. The best way to cap our tasteful or culinary history graced today by Feliz Santa Maria. Feliz, just a few last words. For me? Yes. Okay. Well, you know, we are a great people, and I know we are great because of words related to food. There's one word that I keep hammering on because its definition has disappeared. If there's anything I want you to remember, it's the word naya. I don't know if Ian is there because he can put it on the screen. The word naya comes out of Cebu. And it was recorded in the 1800s to mean two things. First, to provide food for others, to entertain others, to give the happiness to others by feeding them. That was the first meaning, priority meaning. The second meaning of naya was to be a happy person. In other words, we, as Loren has been explaining, as Xiao has said, and as the illustrations of Mariel try to do and do very well. When we bring food to others, we feed food to others, we make sure nobody goes hungry, we become a happy person. So the secret to Filipino cuisine, I always say, is that we always add into the ingredients, the secret one, the desire that the food bring happiness. Now, if that isn't great for Filipino culture, if that isn't a great characteristic of Filipino food, I don't know. We want to bring happiness through our cooking. Yeah, naya. That's the word. Naya. Thank you. Thank you so much. I just like to say that I do believe that there is memory and taste. Food is home. And home is where our identity is. Tatanggap tayo ng mga impluensya sa labas. Ngunit huwag nating
kaligtaan o kalimutan lagi na may babalikan tayong tahanan. The Quincentennial should be a platform to foster our national interest and at the same time promote the message of humanity. The Filipino character shines bright in times of need. Let us keep that spirit burning. So again, thank you very much for joining us in this fourth episode of Road to 500. And before I go, look at my Instagram. I feature the lasaw that's very unique to Antique. There's a video of lasaw that is the sauce made from our sugar cane. And I think I was in Bugasong when that was shown. It's somewhere. And there should be another special episode on Antique cuisine, but that's for another place. But thank you so much. We're 40 minutes over time, although I'm not paying for airtime, but it's been very interesting to be with like-minded people, whether millennial or age similar to mine. Okay, we're not old, we're midlife. Thank you so much to all our viewers. And they are growing and growing. Stay at home. Thank you to our frontliners for keeping us alive. Watch Road to 500 four episodes again and again and memorize everything that our guests are saying. Have a good day. Thank you. Amat po.